Capricorn, ito yung reading mo for July 25 to 31. Kamusta ka, Capricorn? Thank you so much for being here, lalo na kung ikaw ay matagal nang sumusuporta, sumusubaybay sa aking mga reading sa YouTube and FB. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, sa ating mga Facebook page subscribers na nadadagdagan. Maraming salamat. Salamat din sa ating mga super thanks senders sa ating YouTube channel. Pati na rin sa mga nagsisend ng stars sa ating Facebook page yan. Yung mga names ng ating YouTube channel members at saka Facebook page subscribers, naka-flex po yung mga pangalan ninyo sa dulo ng ating reading. Regarding mga personal readings naman, dumiretso kayo sa aking FB or basahin nyo yung description nitong video. Nandyan lahat ng detalye na kailangan nyo kung gusto nyo mag-book or mag-inquire. Ayan. Sa mga bago, don't forget to like, follow, or subscribe. Pakitap na rin po yung bell icon. Yung mga gusto mag-join na membership, hanapin nyo na lang po yung join button or yung link na kalagay din sa description. Ganun din sa ating FB page yung mga gusto mag-subscribe. Hanapin nyo lang yung subscribe button dun sa ating FB page. Overall energy mo. Okay. Releasing, ano? So, nakikita ko makakalaya ka na dito sa iyong matagal na obsession, attachment, kung ano mang attachment ito, or mga limiting beliefs sa iyong sarili. You are already freeing yourself with the devil situation. Ayan. Detachment. O, ikaw na. Ito ay deliverance, freedom. Dito sa isa mga dark, something dark, no? May mga, kung meron mang mga dark moments sa sarili mo, sa buhay mo, or relationship, no? Ikaw ay makakalaya na dito with the devil card in reverse. Kung meron mang mga addiction, unhealthy, toxic situations, relationships, habits, no? Makakalaya ka na dito sa dark times. Yun yung pinakamaganda dito sa iyong reverse devil energy. Okay, banggitin ko na rin yung mga signs na makikita ko dito, ha? At kung may mga numbers na lilitaw, gawin nyo na lang lucky numbers yan. So, meron ding Capricorn energy, Libra energy, at saka Scorpio energy. At may mga numbers dito. Gawin nyo na lang lucky numbers yan. May number 15, may number 2, may 11, at saka 7. Okay, so pwedeng yung iba dito nawalan na kayo ng pagmamahal, na fall out of love kayo sa isang toxic relationship, toxic person. Yun yung nakikita ko. So yan, congratulations kung makakalaya ka na sa ganyang energy, Capricorn. Ay, ikaw pala ito, Capricorn, no? O baka may another Capricorn dito, Scorpio, Capricorn, Libra. Makakalaya ka na sa wakas, Capricorn. Bibitiw ka na dyan sa dark times, dark relationship na yan, or dark attachments sa sarili mo man yan, sa relationship, etc. So, yung iba nagkakaroon daw kayo ng ano dito, confusion or hindi kayo makapag-decide about something, or nagkakaroon kayo ng information overload. Tsaka parang mas pinipili mo na nga yung mas lesser evil dito. Oh, mas ano ka na ngayon, mas conscious ka na kasi nga na-enlighten ka na with the devil card in reverse.
Alam mo na kung ano yung unhealthy sa'yo. Alam mo na kung ano yung maling person. Alam mo na kung ano yung makakabuti sa'yo. At ikaw nga nagpalaya sa sarili mo dyan dahil na-realize mo na. Kung baga, ikaw na yung nagkusa. Mabuti naman kung ganun. Okay? So, ngayon, mas maano na yung mga choices mo. Mas pinipili mo na talaga kung ano yung tama. Yung mas healthy. Ganun na ngayon ang approach mo. At merong Page of Cups, which is a water sign, no? Strong energy ng Capricorn, Libra, tsaka Scorpio. Oh, alam mo na na pagka hindi mo makontrol yung emotions mo, alam mo na yung nangyayari, Capricorn. So, nakikita ko, somehow, nag-mature ka dito, nag-level up ka emotionally, na hindi ka na as much as possible, tinatry mong maging reasonable. And hindi ka na nagpapadala sa iyong emotions kasi na-experience mo na nga, natuto ka na ng leksyon about your emotions, no? Na every time na kinokontrol ka ng emotions mo, something bad yung nangyayari sa iyo, like nakakagawa ka ng mga maling desisyon sa buhay or nagiging impulsive ka, nakakagawa ka ng mga maling actions dahil lang of your emotions. Okay. So, nakikita ko rin dito, there will be a good news or something na news na magpapasaya sa'yo with the Page of Cups. Possible din na magkaroon ka rin ng opportunity. Merong bagong, yes, merong happy surprise, good news, or possible na bagong love life na paparating sa iyo. Okay, nakikita ko talaga good news opportunities, no? Meron ka na namang ditong opportunity with the Seven of Cups. Nako-confuse ka talaga, ayan, no? Two of Swords, tsaka Seven of Cups. So, pwedeng, ano, meron kang kailangan pagdesisyonan, pagpilian, pero hindi mo pa alam sa ngayon kung alin yung gusto mo dyan or alin yung pipiliin mo. Pwedeng iba sa inyo, meron kayong hinahanap, like, mas, something na mas deeper. You're looking for a deeper meaning or purpose ng buhay mo. Pwedeng ganun. Tignan na natin yung love life. Meron na nga itatrash dito. Ito, tinatapon mo na yung person na yan. Kasi nga, alam mo, na toxic yan. Pwede nga matagal kang na-obsess dito sa person na to, matagal kang natali. At ngayon, sabi ko nga, ikaw ay nagkakaroon ng freedom. Pinalaya mo na yung sarili mo dyan. So, you're taking out trash. Kung ano man itong toxic na ito sa love life mo. Kung yung person mismo yan, o yung relationship nyo mismo yung toxic, basta, meron ditong something na i-dispatch siya na. Tatanggalin na sa sistema. At sabi ko nga, kung meron kang dinidispatch siya dito na person o relationship or kung ano man yan na related sa love life mo na alam mong basura na or toxic na yan, tatanggalin mo na. Pero meron ako nakikitang paparating na magnetic connection. Merong matinding pull towards you and this person. No? Meron at meron darating sa iyo in the future dito na person o bagong pag-ibig. Ayan. There is some kind of yung matinding attraction energies towards you and this person na parang namamagnet kayo sa isa't isa. So, yan, may good news naman. Kahit pa paano sa love life mo, may paparating na magnetic connection at bagong love. Tignan pa natin yung ibang paparating sa iyo, Capricorn. Excuse me, nadighay ako. Hoy, may ending. Oh.
May magtatapos talaga, promise. Meron kang i-dispatch sa love life mo. Meron kang paglaya dito sa Devil card in reverse. Pero bukod doon, meron ding ibang mag-e-end pa. Kung ano man ito. Aalis. Tatanggalin. Aalis sa buhay mo. Mag-e-end. Tao man yan o hindi, ha? It could be an end of a situation, someone na tatanggalin mo na sa buhay mo, or kung sana siyang umaalis, yan, or mawawala, no? May loss eh. So, maging ready ka pa rin pagdating sa loss. Oh, yung iba, makakatanggap kayo ng money or increase pagdating sa sweldo, improvement pagdating sa flow ng financial, ayan. Or reward dahil sa isang bagay na ginawa mo in the past. Basta you will gain something na ito ay reward sa iyo dahil sa kabutihan or kasipagan na ginawa mo in the past. Kumbaga, this is universe rewarding you sa isang good deed or good effort. Disappointment in some affair yan. So, yung iba sa inyo, may ikakat kayo sa buhay niya. Yan, may puputuli na talaga kayo. Puputuli ni Tatapon, ififree niyo yung sarili niyo. Oh, maybe because pwedeng matagal ka ng disappointed dyan at alam mong wala namang magandang patutunguhan. Kaya siguro, i-end na, puputulin na. At pagdating sa iyong mga closing messages, so bumabagyo ngayon, umuulan guys, maingay sa paligid para sa mga masiselan sa tunog dyan. Yan, yung mga nag-iinarte sa sound, no? Wala naman akong control sa ulan. Romance, sabi ko na eh. May darating na romance. O, diba? May romance talaga. Romance is in the air. Oh, para sa iyo, Capricorn. Oh, lalo na yung mga single. Baka dumating na yung hinihintay niyong ante or uncle. O, diba? Ayan na yun. May romance. Oh. Romance. Oh, yung iba sa... Yung iba sa inyo, may dapat kayong pag-isipan ng mabuti. O, bago nyo patulan, bago nyo tanggapin, bago nyo pirmahan yan, bago nyo gawin, make sure na reviewin nyo mabuti. Paulit-ulit, no? Pag-isipan mo ng mabuti, kailangan ni-reconsider, bekenemen. At, merong ask your angels na naman. Naku, dami naka-receive na ito. Sige. Oh, ibig sabihin ito, kailangan mo ng guidance from your angels or maging open ka kung ano man itong mga guidance na ito or messages from your angels. Kung nalilito ka kasi may confusion ka dyan, oh, mag-ask ka ng guidance, mag-pray ka sa iyong mga angels at gagabayan kanila. At the situation will improve. Ayan naman pala, Capricorn. So, kung meron mang mga hindi okay na nangyayari, no? Mga hindi kagandahan na sitwasyon, hayaan mo. Kasi hindi laging ganyan. Darating din yung time na mag-i-improve yung sitwasyon mo. So, ayan, improvement ang pagdating sa iyo. Padating pala, padating. May darating na improvement sa sitwasyon mo. So, ayan, yung mga energies na nakuha natin. Sana nagustuhan mo at sana makatulong sa'yo. Kung nakarelate ka man, don't forget to leave a comment while I can share na rin. God bless, babush!